anong oras kayo umalis ng Indang? Mga tatlong araw. Tatlong araw na? Oh my God! Biruin niyo po mga ka-idol ko, itong mga kalakal na ito ay tatlong araw po nilang pinulot. Galing sila ng Indang. At ayon nga sa kwento ni tatay, kapag nabintan niyo po yan, ay magkano lang po tatay? Siguro mga 50 na lang yun. 50 pesos lang mga ka-idol. Isang buwan pa lang. Isang buwan pa lang po ito, namatay na ang asawa ninyo. Ito ang binuhi ko sa anak ko. Ito lang. Ito mas marangal na ang trabaho. Oh. Ibig sabihin po, binutas niyo yung sako ng simento, nakakarga siya habang tumidede. Oh, Nakuha ang atensyon ko ng mag-amang ito, mga ka-idol ko, habang ako'y naglalakad galing sa isang palengke. At akala ko nga nung una, naglalako sila ng hangir at mga planggana. Subalit nagkakamali ako, mga ka-idol ko. Dahil matapos ko silang mapagmasdan, nakita ko na ang kanilang mga daladala ay kanila palang mga gamit at mga kalakal. Nadurog na naman ang puso ko, mga ka-idol ko. Gustong gusto ko silang matulungan ng mga oras na iyon. Subalit wala na akong ekstrang pera. Dahil ang dala kong konting pera ay naipamili ko na sa palengke. Subalit hindi kaya ng damdamin ko, mga ka-idol ko, na iwan ko na lang sila ng ganun-ganun na lamang. Kaya agad kong tinungo ang aking paradahan upang hanapin ang galon ng pagmamahal. Ang galong iyon, mga ka-idol ko, ang aking tabihan ng aking sobrang pera para sa aking programa, ang Kuya Leo Kerr. At nang akin ngang mabuksan ito, mga ka-idol ko, ay agad akong tumungo sa mini-stop para bilhan sila ng kanilang pananghalian. At agad-agad ko po silang binalikan, mga ka-idol ko. Good morning mga ka-idol, ayan dalawang tao, magtatayata yan, nadaanan ko po sila. Nakita ko lang sila mga ka-idol dito, habang ako'y... Hello kuya! Good morning! Kumusta po kayo? Kasama niyo po siya? Sino po siya? Tsuhin mo? Kasi kanina kuya, habang ako galing sa palengke, nakita ko kayo. Ano po yung mga daladala niyo kuya? Ha? Huh? Mga kalakal po yan? Taga saan po kayo kuya? Ha? Huh? Taga Indang po? Saan po kayo pupunta? Sa kapatid namin. Saan po ang kapatid ninyo kuya? Malayo po. Malayo pa. Malayo pa? Anong probinsya po ang pupuntahan ninyo? Bacolod po. Ah, Bacolod po. Taga Bacolod pa po kayo? Bakit po naglalakad lang kayo? Tarko na mo. Tarok-tarok na. Ha? Tulog-tulog na mo. Ah, kung kumbaga, pupunta kayo sa probinsya nyo, tapos tumitigil lang kayo sa mga ganito? Oo. Oh. Ang layo pa. Saan, anong pupuntahan yung lugar? Upo sa... Hindi mo alam? Sa ano? Ano pong pangalan mo? Jason, ilang taong ka na? 15 ako. 15? Si tatay, hindi ba siya pwede makausap? Nakakausap ba siya? Ako si Kuya Leo. Mayroon akong programa sa YouTube, Kuya Leo Cares. Gusto ko kayong matulungan. Gisingin mo si tatay. Tatay! Nakita ka si tatay kanina, kumakain ka ng ganon. Ano to? Merienda mo? Gisingin mo, ayan mga ka-idol ang kanilang dala-dala, oh. Malayo pa raw ang kanilang pupuntahan. Gisingin mo si tatay. Ano mo siya? Tiyuhin mo siya? Tiyuhin? Ah, tatay mo siya? Ah. Ano yun? Pupunta lang kayo dun o babalik din? Ano yan? Pinupulot nyo? Pinapakilo nyo yan? Anong pangalan ni papa mo? Ha? Joey? Joey ano? Joel? Anong apelido nyo? Sa buhay, Kanoy po. Ha? Kanoy, ikaw? Junior. Ay, ibig sabihin, alaga ka lang niya. Ah, grabe oh. Ayun mga kaido lang kanilang daladala oh. Pupunta daw sila sa kanilang probinsya. Kaso nag-ano lang sila.
Naglalakad lang. Ibig sabihin, kuya, maglalakad lang talaga kayo. Wala kayong balak na sumakay. Ilang oras, anong oras kayo umalis ng Indang? Tatlong araw. Tatlong araw na? Oh my God. Ibig sabihin, galing kayo ng Indang? Tatlong araw? Anong araw ngayon? Biyernes. So, umalis kayo dun mga Merkulis, ganyan? Huh? Ibig sabihin, tatlong araw na, dito lang kayo. Kagabi, saan kayo nagpaumaga? Dinner sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi lang? Oh my God. So, ayan mga ka-idol. Bali, tatlong araw na po silang nagtutulak ng ganyan. Pupunta po sila sa kanilang kamag-anak. Hindi ko pa alam kung saang lugar. Hindi mo ba tanda kung anong lugar yung kamag-anak na pupuntahan nyo? Hindi pa? Ako kasi may programa ako sa YouTube, saka sa Facebook. Nagmamalasakit ako sa mga kagaya ninyo. And then, malay nyo mapanood kayo ng inyong mga kamag-anak para kayo ay matulungan. Hindi ba? So ayan mga ka-idol, nakita ko sila dito sa around Mendez. Ito, kanina. And then, inaano nga natin mga ka-idol na inaalam ko kung saan sila papunta. At ayun na nga, tulog pa yung kanyang tatay. Gisingin mo si tatay mo. Gisingin mo. Kakausapin ko ng konti. Dali, para malaman natin kung saan kayo papunta. At yun na nga po mga ka-idol ko. Habang ginigising ni Kuya Jason ang kanyang tatay, ay mayroon pong isang biker na nagpaabot ng munting maiinom at makakain. Totoong nakakataba ng puso, mga ka-idol ko. Sa kabila ng ating kahirapan, ay mayroon pa rin mga taong nakahandang magmalasakit sa ating kapwa mahirap. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi, mga ka-idol ko, huwag tayong mag-atubiling tumulong sa ating kapwa kahit sa pinakamaliit na bagay. Dahil minsan, maliit man yan sa ating paningin, pero sa iba, napakalaking bagay na. At ngayon po ay atin ang kapapanayamin, si Kuya Joel. Idol, maraming salamat po ha. Ingat po. Upo po kayo, kuya. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Okay lang po. Ako po si Kuya Leo. Mayroon po akong programa sa YouTube. Kuya Leo Care, nagmamalasakit po ako sa mga kagaya ninyo. Kanina po kasi galing ako sa palengke, nakita ko po kayo rito at saka yung anak mo nga kumakain ng ganito. Kaya umuwi po ako at bumalik po ako dito sa inyo. Ano pong pangalan nyo, tatay? Joel po. Joel? Ilang taon na po kayo? 57. Po? Sige. Ilan po? 77. 77 na po kayo. Ito po, kasama nyo po ito. Ano nyo po ito? Ayan. Alaga niyo po 'yan? Ayan. Ito. Ito Opo, ito kasama niyo po ito? Saan po kayo tatay papunta? Ay, sa kanya mo nga. Rooftop po. Yun, nangangalakal lang mag-umuli. Nangangalakal po kayo ng ganyan. Ang kwento po sa akin ang inyong anak ay galing po kayo sa Indang. Galing po sa Indang. Ayun ang nakukulong. Opo, ang sabi nga po nila ay tatlong araw na po kayong tatlong araw na po kayong lumalakad. Anong bayan po ang inyong pupuntahan? Dayong. Ba? Dayong lang kami. Kasi dito araw. Anong lugar po ang inyong pupuntahan? Yan yung Manggahan. Manggahan po? Ay, papalayo po kayo. Malayo po. Malayo yung direksyon ninyo. Ibig sabihin, dadaan pa kayo ng Tagaytay. Pero doon kayo dadaan, papuntang Manggahan. Oh, grabe po. Ibig sabihin po, from Indang to Manggahan. Pero bakit napunta po kayo rito? Ibig sabihin, habang po... namumunod din po kayo ng kalaban. Tapos po, anong gagawin niyo po dyan? Ibibenta po. So, garanti tayo, sa pagganyan po, magkano naman po ang inyong... kikitain sa ganyan pag naibenta nyo? Ibig pong sabihin, lahat ng nakuha nyo po yan, tatlong araw nyo pinulot, wala pa pong 50 pesos yan? Oh my God naman. Alam nyo po tatay, nadudurog yung puso ko kapag nakikita po yung inyong kalagayan tatay.
Kaya ito po tatayo, mayroon po akong binili sa inyo. Kahit man lang sa mga oras na ito ay makakain kayo ng masarap. Ito po, Chicken Joy po yan. Kumakain po kayo ng Chicken Joy. Kainin nyo lang po. Nakita ko po kasi kayo para kayong hinang-hina. Pagod na pagod po kayo. Opo, tatlong araw po kayo, diba? From Indang po. And then, eto naman sa'yo, Toy. Toyo. Kainin mo ha, Chicken Joy yan ha. And then, ibig sabihin tatay, dito sa shade na to, dito po kayo nagpaumaga, hindi? Sa ibang shade po kayo nagpaumaga? Ayan mga ka-idol, eto, dito muna sila pansamantalang nagpapahinga. Ayan o. Oh. Ayan. And then, tatay, eto. Grabe. Alam niyo po tatay, talagang dinudurog yung puso ko pag nakakakita ako ng ganyan. Ayan mga ka-idol o. Oh. Biruin niyo po mga ka-idol ko. Itong mga kalakal na ito ay tatlong araw po nilang pinulot. Galing sila ng Indang. At ayon nga sa kwento ni tatay, kapag nabinta nyo po yan, eh magkano lang po tatay? Siguro mga 50 lang yun. 50 pesos lang mga ka-idol. Biruin nyo po mga ka-idol, ganun po kahirap ang buhay nila tatay. Tatlong araw po silang naglalakad galing Indang, Cavite. And then, ayan po ang kanilang napulot. Oh. Wala pa pong 50 pesos ang halaga niyan. Or sabi nga ni tatay, pwede 50 pesos lang ang halaga. Grabe mga ka-idol. Tatay, sana po ay makatulong ito sa inyo. Ito, 300 lang po ito. Sa inyo na po yan. Maindagdag niyo po sa inyong kita ha. Mag-pray po kayo tatay na sana ay marami pang tumulong sa inyo. Marami pang blessing na tumulong sa inyo. Tatay, okay lang ba na magtanong po ako sa inyo? Okay lang po. Bakit po ba nagkaganito ang buhay ninyo? May asawa po kayo? Kaya ganito ang buhay ko. Namatay asawa ko. Hindi sumbuan po na. Ay, isang buwan pa lang po ang... Namatay niya. Tapos po asawa kayo. Asawa ko po, Bicol. Ang asawa niyo po ay? Bago yung ito. Namatay asawa ko, isang buwan. Isang buwan pa lang. Isang buwan pa lang po ito, namatay na ang asawa ninyo. Ito ang binuhi ko sa anak ko. Yung ganito lang. Kasi marangal na ang trabaho. Opo, oo nga po. Tapos po, ilan po ang naging? Yung simula na yon. Nalugmok na po ang kabuhayan. Hindi na po ang asawa. Hindi na po. Mula na namatay ang asawa ko. Binuhay ko na lang yung anak ko. Pinapalaki ko hanggang ngayon. Hmm. Awan ang Diyos. Sa magandang trabaho. Opo, sa marangal po. Sa marangal. Pinapalaki ko itong anak ko. Oh, ilang taon na po siya? 50 na yun. 50 na po. Opo. God bless po tatay. Napakabuti po. Sa ilang taon na yun. TTS ko. Hindi na po kayo. Ang daming gusto umampon. Opo. Para akong Bombay na sa dibdib ko yan. Wala pa kami telepon. Sa ako ng simento, binutas ko yung bawa pinaka-DDDD para makalusot ang paa niya. Hindi siya nag-DDD. Wala po. Yan. Sa ako dito. Pag makonsula sa ako ko, pinta. Ibig po sabay bili ng gatas. Ibig sabihin po, binutas niyo yung sako ng semento, nakakarga siya habang dumidede. Parang siya. Parang yung bag. Yo, parang bag. Oh, baby yeah. Bag. Yeah. Tapos namumulot kayo ng kalakal. Grabe naman po pala. Hindi tiro. Alala ko lang. Paano po yung bahay niyo sa Indang, iniwanan niyo na po? Pero po may po yung pupuntahan niyo po, sigurado po 'yon. Kamag-anak niyo po yun? Kaya, yun, awan ng Diyos. Sinjoy ko ito, binigyan pa rin ako ng lakas. Opo. Opo, si Lord lang naman lagi sa atin magbibigay ng kalakasan. Eh, talaga, kaya ako. Hindi ko sinasanalimutan sa edad ko ito. Opo, 72 na po kayo? 77. Ay, 77? Opo. Tanging si Lord lang talaga ang masasandalan natin, tatay. Alam niyo po, ngayon, maswerte po kayo na nakita ko po kayo. Napapanood po kayo sa buong mundo.
all over the world po. Kung mayroon pong magmalasakit po sa inyong tatay, sana po ay mayroong magmalasakit po sa inyong kalagayan. Paano po yung tatay sa loob ng 77 yung ganyan, yung ganyan po yung sitwasyon nyo? Hindi na po kayo nakaisip mag-asawa? Ay, hindi na po. Hindi ko na na ayaw ko ng mga asawa. Pero ano po ang probinsya ni tatay? Bacolod. Ah, Bacolod. Pero yung misis niyo po, Bicolana? Bicolano po ako. Taga-Albay po ako. Ah, ano yung sagsagon? Ah, okay po. Sagsagon yung asawa ko. Asan na rin, bago na wala. May dala rin pala kayong aso, no? Opo, alam ko, sa totoo lang tatay, ang buhay natin ay punong-puno po ng pagsubok. Magdasal lang po tayo. Siguro talaga itong buhay ko, mga pagsubok na yata ito. Pero kinailangan ko pa rin. Mga pagsubok na nangyari sa buhay ko. Isa lang po yung naging anak niyo dun sa asawa niyo? Kaya hindi na ko ulit magkasawa. Hanggang ngayon. Kasi mahirap po ang buhay, no? Napakahirap kasi buhay. Ano po ang kinamatay ng asawa niyo po? Nabay na ito po po anak niyo. Ah, nabay na. Yan po ang kayamanan nyo. Malay nyo, pag nakapag-aral siya ng maayos, siya ang magdadala sa iyo sa kaginawahan. Kung ako mamamatay man, mabuhayin ko, kakayanin ko buhayin ko anak ko. Oh, at tulad po bubuhayin ko ng sanggol pa yan. Oo. Ay, hindi ko pumayag na kapampin. Biruin nyo ho, nakakarga sa simento yung anak nyo, tapos buhat-buhat nyo siya habang pong namumulot. Wala pa kami ganyan ko, wala pa. Ah, nung wala pa po kayong kariton? Wala pa. Kasi hindi, ang mahirap talaga ang buhay, ano tatay? Kaya, kitiit na po ako. Kasi ka lang. At ang trabaho namin, ganito lang sa Marangal. Ayaw ko mag-ano ng galaw. Ayaw magnakaw, masama. Yung kasabihan, di ba rin, matakaw, huwag lang magnanakaw. Opo, opo. Yung kasabihan, ha? Di bali po, mahirap ang buhay, basta patas. Yun. Oh. Yung kinakain mo, kahit na kakarampot lang, basta pinaghirapan mo. Natural, oo. Yung gano'n. Hindi yung basta, katotan yung iba. Na yun. Iba, isa, nabilitaan natin sa TV. Opo. Nanalakal ng ganito. Nakamotor pa. Wala. Eh, hindi mo naman maganda ang ginagawa. Oo. Diyan po sa Indang, mayroon na rin ako diyan mga tinulungan, yung babaeng nagkakalakal. Si Ate Michelle, kilala niyo ba 'yon? Hindi. Si Ate Michelle, yung nagtutulak ng karitilya na may kargang bata. O tapos yung matandang nagbabike na wala nang pedalan, kilala niyo 'yon? Wala ba kayong contact number? Wala. Or cellphone? O paano po kaya yan kung sakali? Saan ko kayo hahanapin? Ayaw niya lang o. Oh. Pa paano? Hindi hanapin niya lang kumuha. Sa General Tria? Ay sa Manggahan? Okay. O sige po ha. Ang babaybayin niyo po, pupunta po kayo dito. Tapos NBI. Papunta kayong Manggahan. Okay. Tatay, mag-iingat po kayo ha. Maraming salamat po. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are
May isang taong bumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo, mga taong tutulog-tulog ang matay minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa iyo ay taong bayan. Binigyan mo ng pag-asa ang mga maliliit na sa gantong panahon ay mas lalong nagigipit. Mga tao na di makapagtrabaho dahil sa virus na maaaring ikamatay ng mga tao, pero ikaw ay lumabas at nagbigay inspirasyon upang malampasan ang krisis na nagaganap ngayon. Ikaw ang tumugon sa kanilang buhay ko lahat. Kayo, napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid. Mga pagtulong na walang hinihintay na kapalit nang dahil sa'yo maraming mga taong natauhan. Daing nang mahihirap binigyan ang kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay na kailanman ang yaman di madadala sa hukay. Sana po ay marami pang lumitaw na tulad mo, na ang pagmamahal sa taong bayan ay buong buo. Di ko man kayang gawin lahat ng iyong ginagawa, tanging pag-alay lamang ng aking awiting nilikha ang tangi kong mabibigay sa'yo bilang pagsuporta. Dahil may mangilan-gilan pa rin na kumukontra sa kabila ng iyong mga ginagawang pagkilos, sadyang may mga tao pa rin ang bumabatikos. Idol, sana po ay huwag kang magbabago. Mahal ka namin anuman ang iyong pagkatao. Kahit nakaraan mo ay di man namin alam, ramdam namin na ikaw ay may pusong ginintuan. Sana'y ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Huwag mong pansinin yung mga nangihila pababa, mga taong naiinggit na pag-iisip ay lukot.